Hello guys, I'm getting the Manu ako. Actually, today is a different day because usually I don't make up transformation, but now it's a little different. Kasi diba, parang nanonood ako ng YouTube, nakikita ko merong Divisoria Hall, which is I want to, but unfortunately I'm here in Dubai. So, ayan. So instead of Divisoria Hall, Singapore Hall, I have similar things in YouTube Hall. Then I do a sale hall here in Dubai, because in Dubai, napakadaming sale. Name it, all the brands, they are on sale every month, every 2 months. I think that's a perks living here in Dubai, napakadaming sale. At umusti ng savings mo. So now, nung shopping ako noon, parang, sabi ko, why not make a video for this? And then, now I'm here. So, let's start it. Medyo marami siya kasi naipon. Ayun. Naipon siya kasi wala akong time. Shopping pero wala akong time. So, mag-umpisa tayo sa first. This brand. Iconic. Arabic Iconic. I'm not sure if it is a you're familiar with this brand. Dito kasi sa Dubai. Sikat siya. So, the first thing I got. This is the receipt. I spent 40 dirhams. T-shirt para sa polo shirt. Para sa baby. And then, ayun siya. 10 dirhams na lang siya. 10 dirhams which is times 30 nyo na lang. Dati siyang, ito yung price tag niya, tumurink yung price tag niya. Ito makikita niya siya, dati siyang 35 dirhams. So, kita niyo guys, totoo ang sale sa Dubai. Dati siyang 30 dirhams, from 35 dirhams to 10 dirhams, diba? Saan ka pa? The next item is, ito, t-shirt ulit. Ayan. Nalagay ko na ito sa aking kabayad box, which I will do in my next video. Ito siya, t-shirt. Well, next is ito. Ito para kay mama naman. Kasi bumibili talaga ng mga ibang. Actually, hindi alas lahat ng items dito para sa ibang tao, hindi para sa akin. Kasi ilalagay ko siya sa kabayad box ko. Ito, ganda nito, cardigan siya. Ganyan. Ayan. Kasi ganyan. Parang pala sa beach ka. Wala na lang. Patuwa lang ako sa kanya. And then how much is this? I bought this for 40 dirhams. Actually medyo mahal siya. Pero dati siyang, hindi ko makita yung price. Pero dati siyang 80 dirhams. Diba? 50% off. So kapa. Tapos na tayo sa Iconic. Next naman is Max. Max. Yung Max Iconic, kung ikukumpara niyo siya sa ano niya, para siyang ano ba? Para siyang H&M, Forever 21. Ganun. Silang, when it comes to price range, sila yung magkaka-range. Kasi dati naman silang sale. So, sa Maxwell Pro naman, ito ulit yung resibo ko. I spent 134 dirhams, my goodness. Ito siya pamasok. Ayan. Ayun, ayun, guys. Ayun siya. From 150 dirhams, nakuha ko siya 75 dirhams na lang. Size 42. Pero size 42 na ako, I don't know. Sometimes 41, 42, 43. Iba-iba yung size ng ako. Depende sa mood. Ayun, from 150 dirhams, nakuha ko siya ng 75. So, ang ganun yung pamasok. Bali siya sa pantalon ko. Kaya pala umabot ako. Tapos, next item naman is ito, polo shirt pala para kay baby. Ang cute lang kasi ng kulay. Tapos, nakuha ko siya ng, dati siyang 19 dirhams na lang pala siya. So, tapos, pag bumili ka ng dalawa, mabibili mo siya ng 25 dirhams. So, discounted na siya. Pag bumili ka pang dalawa, may discount pa rin, diba? Ayan, dalawang color binili ko. Ayan. So, yan, 19 dirhams siya. 19 dirhams, 19 dirhams. Ah, 35 dirhams pala yung promo nila. Kasi diba, 40 dirhams sila, 38 dirhams. So, pag bumili ka ng dalawa, may 35 dirhams na. Diba, ang galing. Discounted na nga. Nag-discount pa sila. Tapos, ito pa. Ito din, naka-discounted din ako dito. Same item na siya, pero naka-sale pa rin. Dalawang t-shirt. Ito yung isa. Puro kay baby. Ewan ko, school is full sa aking pangalasin ko. Ayan, 15 dirhams. 15 dirhams. Cute nito. Today a reader, tomorrow a learner. Ito ang cute. Sa bata. Tapos yan, 15 dirhams to each. Pero pag bumili ka ng dalawa, magiging 25 na lang siya. So, ganun. Ganun ka, sale dito sa Dubai. H&M. Actually, matagal ko nung itong binili. Last month pa to, pero nandito pa rin siya. Hindi ko pa siya nalagay sa box ko. Kasi hindi naman para sa akin. Para kay baby. Kay mama, siya kay baby. Ito yung nabili kong isa. Ayan. Cardigan ulit para kay Mudra. Ayan. Hindi naman pa yun. Lace. Di ba kasi may lace sa... May lace sa lace si mama. I don't know. Cardigan, 10 dirhams. Ganun sa H&M. 10 dirhams. Parang convert mo siya sa peso times 13 point something. So, 130 plus lang. Eh, sa Pinas, magkano ang H&M? Di ba? Kaya nung nakita ko nung sandara pa sila nung sale. Ano ba tumulot? Ba't ganyan? Nung pala na-realize ko, ganun, mahal pala ang H&M sa Pinas. Kaya ganun sila nag-sale yung kaming pila. Ito naman yung next. Polo shirt ulit. Ayan. Para naman, basta. Ewan ko pa kasi nito to, pero binili ko siya. Lagi ko lang din sa kabayan box ko, which is 10 dirhams lang din. Guys, ganun dito sa H&M, sa Max. Pag nag-sale sila, 10 dirhams, 20 dirhams. Tsaka kaya talagang maluloko sa life. Ay, ito pa, may nabili pa akong shoes. Ito pa lang yung resibo. Kailangan ko itadabas yung mga resibo nito dahil hayop na customs to. Kailangan na rin i-declare na kung magkano naman yung box. Mirap, diba? Mirap. At shoes pa din. Para kay baby, ayun, ang cute na, diba? Size 29. Pero sabi ni ate, that, ano na lang siya ngayon? Nabili ko siya ng, ano ba yung price? 99 dirhams.
Ayan. Di ba kita ka Kuwait dinar, Saudi Riyal, Kuwait Riyal, ay, ba? Basta yun, iba yung ano. Pero 99 dirham siya. So, kung convert mo siya sa peso times 30, mga 1 3 ata. Nasa 1 3 yun. Pero mura pa din kasi sale. Check niyo yung price nito sa H&M, sa totoong H&M, sa Pinas. Wala lang kayo sa presyo nito. So, 1 at sale pa din. Next brand, ito naman, Stadium. Actually, this is not a brand. This is a name of the shop. Yung Stadium dito, iba-iba siya. Meron siyang Reebok, meron siyang Adidas, lahat ng running shoes. And what's good about this? Pag nag-sale sila, sobrang massive talaga. Yung isang malaking warehouse, kasi yung display nila lahat ng sapatos. And from around 200 dirhams, from 300, 100 dirhams, 250 dirhams. So grabe, sobrang laki ng sale. Kaya nung pumunta ako doon, nakakaapat na siya sa ako. Tapos t-shirt, ganun siya ka-sale. Sobrang mura. Ito yung first shoes, apat na shoes na bili ko dito sa Stadium. Yung isa, nagamit na, binili ko kasi kay Jowa. Pero yung isa, bibili ko naman sa kuya ko. At yung isa, chin, diba? Ayun siya, 50 dirhams. Hindi ako nakikita, 50 dirhams. Basta 50 dirhams. Ayan siya. Diba ang ganda? Legit to guys. Original. 100%. Makapal pa to sa mukha mo. Hindi lang makapal siya. Kaya bibigay kita kay kuya. Kasi may ganito na akong shoes na binili ko sa Collet Spring before. So, pipi na lang to. Hindi ko ito magagamit. Kasi uniform naman ako. Tapos ito naman sa jawa din ni kuya. Kapakano ko eh. Hindi ko biyay. Ito naman sa jawa ni kuya. Kaya ito Mitch. Ayan. Ganda. Ano siya? Ito, The Pump. Ito yung series ng Reebok din. 50 dirhams din siya. The Pump siya. Yung pipinutin mo siya para magkaroon ng hangin yung zone. Para humigpit sa'yo. Tapos pwede mo alisin ko yung hangin. Dito kaya wala na siyang hangin. Ganyan, 50 dirhams. From 200 to 300 dirhams. Now it's 50 dirhams. Next off. Ayan, ayan na. Ito yung isa sa mga, ito naman yung para sa akin. Apat isa na siya nabili ko kay kuya, kay Mitch, kay Jowa, tsaka sa akin. So ito na yung sa akin. Actually, may pagrambulan pa ako para makuha ko lang itong shirt ko. Ito na, ito siya. Ang ganda. White shoes. Parang siyang Stan Smith ng Adidas, pero iba. Maganda siya. Nagmakaawa pa ako kay kuyang salesman doon. Sabi ko, kuya, pahingin mo na kong size 43. Kasi wala, sobrang, ay putik. Sobrang, pag natutok, sayang hindi kasi ako nakapag-vlog doon kasi busy din ako. Talagang nasa duty rin ako ng time na yun. Tapos tumakbo lang ako doon para makabili ako ng sapatos. Kaya hindi na ako nag-vlog kasi dadami yung oras. Ayun siya. Kasi nagmakaawa pa ako dito kay kuya, sabi ko, kuya, please, bigyan mo ko ng size 43. Kasi 45, 44 lang yung meron nito. Eh, 43 ako. Yung size ko kasi napaka-common, diba? Sino dyan? Shoutout sa mga size 43. Common size kasi 43, size 9 from USA, size 8 in Brazil. Ayun ko, basta yung UK pala. Tapos, ito yung next ulit. Kailangan ko ulit yung resibo niya guys, dahil sa customs kaya kailangan namang i-clear-declare. Next up naman, next up. This one, stay in ano pa rin, Reebok pa rin siya. Reebok Classic. Polo shirt siya. Nakuha ko siya sa halagang 30 dirhams pa rin. Ayun, polo shirt. Mahilig kasi sa polo shirt si... Basta. Ayun, mahilig kasi sa polo shirt, so kaya lang ako bilang ng polo shirt. Ayun, from 150 dirhams to 30 dirhams. 30 dirhams, pangatlap. Isa, una. Shoe Express. It's not a famous brand here, pero maganda naman siya. Ito siya. From, ito palang presyo. From 59 dirhams, which is around 600, 700 peso. Nabili ko siya ng 10 dirhams. Ito siya, ang cute. Lalagay ko lang sa box. Ayan. Pwede siya, see-through siya. Ayan, so comfy. Hindi ito para sa akin, para kay ate or kahit kanino man, kung kanino kasi ito. Binili ko lang siya kasi 10 dirhams lang. Next naman is... Ito naman, ganun din siya. Parehas lang din. Ewan ko, para akong baliw nung pag may sale talaga. When there's a sale, there's a Filipino. For sure. Living lang sale to do. Ayan, nataranta ko kasi ang daming tao na tisang ko. So kahit ibang kulay, kinuha ko na rin siya. 10 dirhams. Ano ba yan? Nakakita mo ito. From 55 dirhams, 10 na lang din siya sandals para kay mama. Ang cute, kasi yung comfy din. 10 dirhams, sandals para kay mama. Diba? Yung para puro sa kanila. Ito pa isang pocket din ito. Hindi ko alam masyadong malaki ito, pero size 30. Huh? Ito siya. Ayan, liters, liters. Hindi ko alam kung kanino kakasya ito, pero feeling ko kasi ang laki. Bala na sila doon sa Pinas, kasi kapag ako naman doon. So ayan, may hindi ko natatanggal, diba? 10 dirhams lang din para sa napakagandang shoes. Before, it was 69 dirhams, diba? Grabe, 69 dirhams, 10 dirhams. Last but not the least, ito may isa pa. Ayan, sandals din para kay Mudra. So, from 69 dirhams, 10 dirhams na lang din siya, ayan. Sandals, ito ang ganda to kasi parang foam siya. So, si mama kasi gusto niya malalambot lang at sinelas, ayan. Namo siya may foam siya. So, from 10 dirhams, from 69 to 10 dirhams. Ayan, so next items naman, actually, loho na tong mga next items na to. I don't know, I started loving this when I started working in watches. So now I'm working in the watches. I feel like I need watches. I need watch. So, nung sale siya, nag-grab na rin ako ng opportunity. Sin-sale na siya. Ayan, so let's start with this first. This is Fossil. Fossil watch. Hindi sa akin to, pero binili ko to para kay Joe. Narigalo ko sa kanya. Nagamit ko na nga to. Ayan, na-post niya rin to. This is a Fossil watch leather. And nabili ko siya sa napakamurang halaga. Ayan siya. At yung ano niya, price tag niya. From 520, oh my goodness. From 525 dirhams, nabili ko lang siya ng 130 dirhams. Imagine, Fossil watch na sasalang ako sa Pinas eh. Kasi sikat siya. Imagine, from 525, I got this for only 130. So, I bought this. For my Jowa, kasi hindi siya, para, hindi siya bagay sa akin, kasi maliit siya. Eh, si Jowa kasi, payat naman siya, so hindi bagay ko. So, to him. So, binili ko siya ng mansari namin. Real ko siya ng mansari namin. Diba? Ito naman next. I'm not sure if you're familiar with this brand, but we have this. Karl Lagerfeld, I think, si Karl Lagerfeld siya yung designer ng Versace. Correct me if I'm wrong. Ayan, bumili ako.
buy one take one siya actually. Ang pero ang pag tinik yung price nito, ang regular price niya is around 700 dirhams. Nasa market na sa ano siya price tag. Pero nabili ko siya ng 275 dirhams for two. Imagine buy one take one from this two is 100 is like 1,400 dirhams, so more roughly 20,000 peso or 15,000, I'm not pretty much. Pero nabili ko siya ng 275 for two. So titik na naman niya. Ito na gamit ko na rin to kasi ginagamit ko siya sa work. Syempre I'm selling watch, so kailangan ko rin ng watch. Sabi nila, bakit ako nagbebenta kung wala akong sariling galo? Ito yung isa, parehas ang sarang design pero ang ganda. I love this watch. It's good for daily use because it's stainless steel. Ayan. Ito yung isa, black siya, stainless. Ito naman gold, diba? Ginagamit ko siya for daily use, so it's nice. Guys, kung gusto nyo ng daily use watch, just piliin yung stainless, don't use leather because of the smell ng leather, lalo pag pinapawisan ka. Hindi siya maganda for daily use kasi nga, masisira agad. Hindi ka gaya ng stainless, kasi siya muntik na malabihan. Ayan. I got this for 275 for 2. Napakalaking discount. Ayan. Kasi gusto ko, ewan ko, nung lumapit na patrabaho dati sa mga relo, parang wala naman akong hiling sa relo. Ngayon lang, I feel like I need that. Ito naman, next natin, nabili ko siya nung last Saturday, September 9 or September 10. Last day ng event kasi guys, dito sa Dubai, meron nga ditong sale, nagkaroon ng sale na parang yung isang buong warehouse, lahat yun sale, parang isang buong, lahat iba-ibang different brands, sale sila lahat. So, nakita ko din itong brand na to, Charuti, this is a Swiss-made watches, Italian brand, Charuti 1881. Dito sikat siya, for locals, pero I'm not sure in the Philippines. Pero here, dito naman ako nag-stay, so kung gano'n ng box niya, diba? Ayan, box pa lang, paano na. Ayan, Charuti. Tapos ito siya. O diba? Tama pa. Stainless steel naman. So lahat ng color. Dapat meron ako. Meron akong gold. Meron akong black. Dapat meron din akong stainless. Actually may stainless na ako before. Pero nabigay ko na siya kay kuya. Ayan. From 1,500 to 149 dirhams. Imagine. Swiss made watch. For only 149. Kung iti-check mo ang presyo nito sa online. Magugulat ka sa presyo. Diba? 90% sale. 91. Yeah. 15 from 149. So it's a 90% sale. Guys. Mamamatay ka dito sa sale sa Dubai. 90%. It's nice. Ayan siya. Square dial. And black face. Pak na pak. And it comes with a 2-year international warranty. So, yung last naman na item na binili ko is for my mom. It's actually Smalto Diamonds. Ano din to? Dito sikat din siya for, I think sikat din naman siya sa Pinas, pero sikat siya as a jewelry. Pero dito may watches siya, Smalto Diamonds. So, this is a diamond watches. So, mahal na siya. Anyways, pakita ko sa inyo. Ayan ulit siya. It's a fancy box again. Ayan, meron pa siyang cloth cover. So, ayan pa rin yung box niya. Kitang pa lang sa box na mahal na siya. Pero, ayan siya. So, since it's a diamond watch, meron talaga siya dapat certificate. Oh, dapat siya. Kita ko sa inyo yung certificate. Ayan, number of gems, it's 66 pieces diamond, it's a 0.33 carat. Kahit naman mababa yung carat niya, pero diamonds pa rin siya, masasang laki sa Pinas, lalo may certificate. Ayan, 66 pieces diamonds. So, kapa. And ito siya, inside and out, meron siyang diamonds. Ayan. Ang makakagigil, Swiss made watch. So, it is diamonds po siya, diamonds din siya, diamonds din niya sa loob. So, panalo kay Woodra. Tuwa ko matutuwa siya nito. So, from the price niya, I'm not sure, pero nakalaburado na kasi yung price tag niya, di ba? Dito siya. Pero nakalagay dito sa nakasulat, 1,375. Imagine, 1,375. I-times mo siya sa peso, like 13 point something. Magiging around, kulang 20,000. Saan ka pa? Pero nabili ko siya sa halagang 125 dirhams! See? Double difference is 1,300 from 125 dirhams. Saan ka pa? Di ba? Parang panalo! Ganun guys. Ganun ka-massive ang sale dito sa Dubai. So, that's it. Makeup! Pati makeup dito guys, kasi hindi lang item, hindi lang damit, hindi lang sapatos, pati os. Makeup. Pati makeup. So ayan, nabili ako ng dalawang bag yung nabili ko, pero halos pa rin siya naman. From Gossip Milano. I'm not sure kung familiar kayo sa brand na to, pero ako din hindi. Pero makeup sa Paris, hindi siya China, made in Paris. So, nice naman, so let's see. Pero gagawa ako ng video nito sa, next video kung gagawin ko. Yung test ko. Pero may papakita ko lang siya. So ito yung tatlo kong nabili, yung nabili ko. Anyway guys, dito I spend 110 dirhams para sa makeup. Shit. Gossip concealer, ayan. Ayan, concealer. Pag binuksan mo siya. Ayan, hindi ko tama. Ipipress mo siya dito. Para lumabas yung makeup. Speak, tingin mo na. Ayan. Ganyan siya. Bumili ako ng number 1 tsaka number 6 which is in the darkest para contour tsaka highlighting. Diba? Bongga na. Next naman, ito natatawa ko dito kasi parang sobrang daming tao nung time na pumunta ako. Nakabalik lang ako. Tapos si ating kabayan na sales lady. Sabi sa kanya, sabi ko meron ba kayong brush? Sabi niya, wala, ubos na. Tapos ngayon, nasa counter ako natuwa kasi parang chinika-chika ko siya ganyan. Nung nasa counter na, sabi niya sa akin, sige, bibigyan kita ng brush, 5 dirhams lang. Anyway guys, yung concealer, 5 dirhams lang yun, from 100, from 69 dirhams. I'm not sure what is the price before, but it's 5 dirhams now. Ito yung isang brush na may hindi sa akin. Sabi niya, ito sige, bibigyan kasi yung brush ako pinagay para sa akin, tapos bibigyan ko lang sa sayo. Yun, sabi niya, so natuwa naman ako kasi sabi niya yung brush. Pero hindi binigay, binili ko pa rin. Ayun, 5 dirhams. But, next thing naman, ay, shit na tapo. Ito siya nasara. Ito naman is makeup remover, which is na-try ko na siya kahapon. Sobrang effective niya. Ayan. Gosh, makeup remover. I got this for only 5 dirhams. Before now, nasa 35 dirhams daw to. So now, it's 5 dirhams only. And hindi siya yung alcohol based. Oil based siya. Oil. Na-try ko siya parang, tapos parang, basta parang may moisturizer na siya. Nakalagay dito, cleansing. So ayun, na-try ko na siya. So, tested na to na. Okay siya. Oil based. Ganun. Ay, itong kit nito. Dati daw siyang 40 dirhams. Ngayon, nabili ko siya ng 40 dirhams. Glitter siya. Ayan. Ayan. Powder. All over sparkling. Ang ganda rin nito kasi ang social lang nalagyan ng dye. Ito siya. Tinin! O diba? Bongga.
Ayan. Spray mo siya ngayon. Actually, dito siya. Grabe, spray. Ayan. Ayan siya. Glitters. Kumata pa yun ko. Next item is foundation. Sabi nila dati lang itong 89 dirhams. So, kung 89 dirhams, nasa 1,000 piso din sila. Ang mahal. Pero sa tawa ko dito kasi, nabili ko siya ng 15 dirhams. Foundation with the shade of... Bigla kong sumipon. Ang shade niya is number 5. Knife. Ang cute niya kasi, natawa ako dito. Ang ganda ng case. Ang ganda ng, ano niya, ayan siya. Para siya yung... So guys, from 85 dirhams to 15 dirhams. Tapos, nung, ito actually, dapat paalis na ako. Sa naalala ko na siya, kukain ako ng black eyeliner. Ayan, binigyan nila ako ng black eyeliner for only 5 dirhams. Black eyeliner. Hindi pa siya, nakasimpa siya. Next naman is, mascara. Mascara, siyempre. Ayan. Hindi naman ako mapili sa mascara. Actually, bumibili na lang ako ng mga mamurang mascara kasi, ano nung naman eh. Tsaka false eyelashes naman. So, I'm not usually choosy when it comes to mascara. Pero 5 dirhams lang ito. Next naman, panggupit ng kilay. Kaya ngayon, ganda ng kilay ko, diba? Yeah, gupit-gupit na siya ngayon. Ang talagang hindi nakapagbilis ng kilay. Dahil ngayon, kilay is life! Ayun na siya ngayon. 5 dirhams only. Binabot ko sa akin. Ito, meron ako panggupit ng kilay. Sige, kunin mo na to. Sabi ko naman, sige ako. Sige, sino ko lagi mo dyan? Next naman is blush on. Ayun, bumili din ako ng loose. Loose eyeshadow. Ay, shit, bukas pa. Hindi ko pa siya nagkagamit. Ito, loose eyeshadow. Gossip, loose eyeshadow. Dito siya, cream. For only 5 dirhams lang din. So, bumili akong dalawang kulay na parang wala naman akong kulay. Ganun. Ito pa yung gusto ko, natuwa ako dito. Ito siya, eyeliner, liquid eyeliner siya, pero kulay. Ito, sa kulay gold. Ang cute niya. Ayoko muna siyang i-test pala, para sa susunod na video lang. Kulay gold. Ayan, diba? Ang cute for only 5 dirhams. Oh. For only 5 dirhams, meron ka ng liquid eyeliner. Ayan, ito naman yung isa. Kulay blue. Cute. Blue. Goodness. Blue. So, ayan guys. Wala na siya, boss. So, ayun. Diba ang daming items na bili ko, tapos ang nagastos ko 105 dirhams lang. So, pwede na, hindi na masama dahil sale. Sinong nakakatawa siguro dito? Siguro yun yung perks first living here in Dubai. Na kaliwat kanan talaga yung sale. Especially if there's a special event like Ramadan, like Eid. Lagi. Parang lagi may sale dito. Hindi mo mawag. Ayun. Kita niyo yung receipt ko. Ang haba. Ayun, marami akong receipt. Ang ending nito. Ayun. Walang pera. Kaya maghihintay na naman ako magkatapusan bago naman ako makakamili. Ayun. Napakadami TV. So, goodness. Ayun. Ang pinali, walang pera. Walang pagkain. Ayun, guys. So that's it. Yun lang. Napakadami. Yun lang ang mga bili ko sa on. Oh, sale haul. They said haul. So, thank you for watching guys. And please see my next video. Bye!